Good day, mga ka-newbie, and I am Jason, and welcome back to Lauerhorn Newbie TV. Bakit kaya hindi gumaganda ang Lauerhorn? Yan ang aalamin natin ngayon. Sa Facebook, marami ang nagtatanong kung may potential ba ang alaga nilang pride. So halimbawa, tama naman ang ating pagpapakain. Ilagay natin ang pride sa tamang sukat ng aquarium. At syempre, regular din tayong nagpalit ng tubig. This is the moment of truth. 2 inches na ang sukat ng pride. Hindi na natin kailangan pang hintayin mag 3 inches ito bago tayo magpasya kung may potential ba ito o wala. Dahil sa sukat na 2 inches, ay kakikitaan na to ng potential katulad ng visible hump or cock, overcross pearl, redness, o matingkad na kulay. Number 1, visible hump. Ang visible hump ay konting umbok na mapapansin sa bandang itaas ng ulo ng prey katulad ito. Sa kampa na may sukat na 2 inches na may visible hump na, ay masasabi kong may potential itong magkakok paglaki. Late bloomer po kasi ang mga kampa, kaya kadalasan sa 2 inches patas ito nagkakakok. Pero kung halimbawa 2 inches na at wala pang visible hump katulad nito, na mula sa kanyang dorsal fin pababa sa kanyang nguso, ay pantay na pantay. Kahit sabihin pa natin na late bloomer ang mga kampa, ay mas malaki po ang chance na maging pre-head male ito o kaya naman a possible female. So paano ko naman nasabi? Eh newbie lang ako. Kaya marami hindi nagtitiwala. Ipapakita ko po sa inyo ang mga alaga kong kampa. Meron din po akong pre-head. Please watch this. Kaya ang mga impormasyon na sinasabi ko ay hindi ko lang basta narinig sa ibang tao. Hindi ko lang basta ito napanood sa YouTube at kinopy-paste lang ang impormasyon. At lalong hindi ito galing kay Google. True experience po ito. At dahil nabanggit ko na rin ang prehead, eto, konting trivia galing kay paring Google. Ang original jeans talaga ni Kampa ay prehead. Na-develop lang to through crossbreed. Kaya meron na tayo ngayong Cockster at Monster Cock na Kampa. Pero dahil nga ito'y galing sa crossbreed, may pagkakataon pa rin bumabalik ito sa original niyang jeans kung saan ito nagmula. At yun na nga po ang prehead. Dagdag kaalaman, ang crossbreed ng Kampa at Sensu na tinatawag natin ngayong KCC ay naglalabas ng mixed jeans na lalo pang nagpapaganda ng flower horn katulad ng mas makapal na overcross pearl o kaya naman ay full mask. Kaya lang, may pagkakataong ding sa Kampa ito kumukuha ng jeans at ang resulta, katulad din ng Kampa, makunat pauluhin. Kaya huwag po kayong magtataka kung meron po kayong KCC na maliit ang kok. Yun po ang dahilan. Sa senso naman, sa sukat na 2 inches, ay kakikitaan na to ng kok. Nagsisimula po kasi ang development ng kanilang kok sa sukat pa lang na 1 inches pataas. Dahil nasa jeans nila ang madaling pauluhin. Katulad nito. Kita nyo naman, nasa 1 inch lang siya mahigit. Pero kakikitaan mo na ng cock. At kahit sa galon lang siya nakalagay, ay na-develop pa rin
ang kanyang potensyal. Yan po ang patunay na no excuse ang space sa pride na may potensyal. Ang tanong ngayon, paano kung 2 inches na visible hum pa lang? Siyempre may pag-asa itong magkakok, kaya lang hindi ganong lalaki. At mas malaki ang chance na possible female ito. At para mas maunawaan nyo po ang sinasabi ko, panoorin nyo po ito. Kadalasan po kasi, hindi ganon lumalaki ang cock ng mga female sensu. At kung mapapansin nyo, sa sensu at KCC na may sukat at 2 inches, ay kaya na itong i-gender. Dahil ang basehan, kapag merong cock, male. Kapag walang cock, female. Pero may pagkakataon din naman na kahit female ay nagiging cockster. What I mean to say is, yung cock niya ay kasing laki talaga ng cock ng isang male sensu. Pero dapat, sa sukat pa lang ng 2 inches ay may cock na rin. Kaya ito na pagkakamalang male. At sa bilang ng 1,000 fry, 1-2 lang ang pagkakataong pwedeng magkaroon ng female cockster. Maliban na lang kung sa isang genes ay may both parents ng cockster at monster cock na kaya maglabas ng mas maraming female cockster, katulad na lang ng mga imported flower horn ngayon. Kaya nga diba, mas mabenta ang mga fry na galing sa parity genes. Dahil maaring makuha ni pride ang genes ng parents niya. Number 2, overcross pair. Sa pride na may sukat na 1 inch, ay hindi mo pa itong makikita. Pero kapag 2 inches na, mas madali mo na itong mapansin. At kadalasan, makikita mo ang overcross pair sa mga growth out na may cock na. Tulad nito. Sa mga hindi pa po nakakaalam at bago pa lang sa YouTube channel ko, ay malamang hindi nyo pa po ito narinig. Ang fry na may buong kilay ay senyales ng overcross pair. At kapag may overcross pair, kadalasan meron itong cock. Kaya kung pipili kayo ng fry, piliin nyo po yung may buong kilay. At para mas maunawaan nyo po ang sinasabi ko, ilalagay ko po sa description below ang link ng mga video sa pamimili ng flower horn fry. Ito po ay mas angkop sa mga newbie at mas madetalye ang mga impormasyon para mas madaling matutunan. Number 3, redness o matingkad na kulay. May pagkapula ba ang alaga mong flower horn? Tutungin kaya. Sa sukat at 2 inches, ay mas madali mo na itong mapansin. So bakit pati ang kulay ay masasabing potential? Dahil ang mas matingkad na kulay katulad ng pula ay mas madaling ibenta at mas mahal sa market. Hindi kasi lahat ng flower horn ay may matingkad na kulay katulad nito. Color blue. Not exactly blue, yun lang yung term na tawag sa kanya. Na kahit gamitan mo ng enhancer o makulay na background ng aquarium ay hindi pa rin magbabago ang kulay niya. Kaya naman, bumababa ang kalidad nito at mahirap ibenta. Kaya nga diba, sa pagpili pa lang ng fry ay sinasabi ko na sa inyong may pagkapula ang piliin nyo. Dahil ang kulay na pula, gold, silver and orange combination ay ang pinakamagandang kulay ng flower horn. Kaya marami sa ating mga flower horn hobbyists ang nangangarap na magkaroon ng gantong iba't ibang kulay ng flower horn. Dahil bukod sa maganda itong pagmasdan, pwede itong gawing negosyo katulad na lang ng mga breeder sa Thailand. Kaya nga diba, nauuso ang enhancer ngayon. Dahil nakakatulong ito na pampapula at pampatingkad ng kulay ng flower horn. At kaya nga tayo nagpapakain ng hipon dahil bukod sa protein at nutrients na taglay nito
ay nakakatulong din ito na magpatingkad ng kulay. Ngayon, kung ang alaga may sensu, kahit hindi mo pa ito gamitan ng enhancer, kahit hindi mo pa ito pakainin ng ipon, pupula at pupula ito kahit ayaw mo pa. Ganun din naman ang golden base na nagpe-fade ng color, kaya lalo pa itong gumaganda. True experience ang aking sinishare at tinuturo sa inyo mga ka-newbie. Kung meron pa po kayong tanong, ay comment down below. At kung gusto nyong diretso akong makausap, search nyo lang sa Facebook, Flowerhorn Newbie TV. Nagustuhan mo ba ang video? Baka naman, paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka sa upcoming videos ko at para hindi mo ma-miss ang isa na naman pong paksang tiyak. Kapupulutan mo ng aral. Happy fishkeeping sa inyo mga ka-newbie. God bless. Till next video. Ingat. Bye-bye.